pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buito at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, alamin natin kung ano ang sempedak. Mukhang langka ang itsura, pero mas masarap daw ito. Saan natin ito makukuha? Maganda bang negosyo ito? Alamin po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, makakasama po natin ay galing pa po ng Bokbok Don Carlos Bukidnon. Siya po ang owner ng Brewa Flores Eco Farm and Resort Club. Nakasama na natin siya tungkol naman sa lychee. At ngayon, sempedak naman po, kasama po natin si Sir Jong Flores. Hello po! Good morning po. Good morning po sa lahat ng tagapakinig at taga-manonood ng programang ito. It's an honor to be back again in your program. Naku, ang sarap pakinggan ng greeting si Sir. Sir, ito ay pangalawang beses na natin na interview, no? Kasi ang dami mo talagang mga pananim dyan sa iyong eco farm. Yes pa. So ngayon, sempedak. Ano ba itong sempedak? Nung last time na nagkwentuhan tayo, binibida mo na sa akin to . Ano ba itong sempedak? Ang sempedak ay native sa Southeast Asia. Ang variety lang na meron kami ngayon dito sa aming farm ay Thailand. Thailand? Yeah, Thailand variety. Marami ito sa Indonesia, Malaysia, Thailand. Meron din sa Pilipinas, sa Palawan. Ang tawag nila doon, padak. But itong sa amin, meron kaming mga limang klase nito. Thailand variety naman ito. Ano po ang tawag nito sa Pilipinas, sir? Padak po ang tawag nito sa Palawan. We believe yung mga galing sa Indonesia yon nakakatawid ng Palawan. Opo, padak. So, mas maliit. Yung iba, maganda ang kulay. Yung iba, medyo pale. Parang marang lang siya. Pero yung sa amin, talagang very obvious yung kaibahan ng mga kulay at saka yung sarap niya mas excellent compared doon sa available sa Philippines. Opo. Sir, tama ba ako yung nasa gilid mo? Yan yung sempedak. Ah, yes po. Naswerte tayo ngayon. Ito, sempedak po ito. Mukha siyang langka, sir. Langka talaga siya, ma'am. Yung scientific niya is Artocarpus integer yata, if I'm not mistaken. Tapos sila talaga ng family ng langka. Family ng langka. Yes. Ang langka, marang, remas yata sa inyo, at saka yung breadfruit na seedless, magkapatid talaga sila. So, itong sempedak, maliit na version ng langka. Pero yung distinction nito sa family ng langka, siya lang yung merong amoy ng durian at saka lasa ng durian. Oh, amoy at lasa ng durian. Ang durian, sabi nga natin, pagdating sa amoy, talagang hindi mo matatago . Ay, yan. Pag hinog na ito, talagang
dominant, mas dominant yung amoy ng durian. So taste din naman, sobrang sarap naman. Matamis. Mamaya, buksan ko. Talaga ang tamis oh, kasing tamis ng marang o mas matamis pa sa marang. So wala masyadong pagkakaiba sa durian ang sempedak natin, maliban sa size. Durian at saka langka, malaki ang kaibahan nila. Number one sa physical property. Ang sa lasa, mga 40% yung isang variety namin. Meron ding variety na medyo less yung taste at saka amoy ng durian. Yun ay tinatawag ng sempijak. Pero ano, family pa rin siya ng sempijak. Sempijak. Parang more on marang and langka siya. Pero yung majority ng trees dito sa Bukidnon, sempidak talaga. Sa Malaysia, ang pronunciation na nito is parang champaka. Yan yung champaka. Yes pa. Yung pala. So ito sir, tawag dito. Kailangan ba kainin natin siya ng hinog o pwede din ng yung hinahalo sa ulam katulad nung sa langka? Ayun. Yan ang magandang tanong kasi ang sempidak, tinesting namin ito. Ang sarap palaga pag hilaw siya, parang salangka din, ganon. Mas masarap kaysa salangka. Oh. Anong luto? Ginataan. Yun. Tapos kami mga Ilonggo, ang parang delicacy kasi namin pag yung nilagang baboy, especially yung pata ng baboy, yung paa ng baboy, langka talaga ang sinasahog namin yan. So, na-substitute ko na ito, masarap. Mas masarap siya kasi may konting, ano ba siya, sa Bisaya, labu. Ano ba yung labu sa Tagalog? Yung parang remas na medyo, ano siya, starchy. Parang ganon. Oh. Ako, masarap po yan. Yung sinasabi niyo na, ano, naluto na yon. Di ba may mga beans pa yun na black beans? Ah, yes. Parang ganon. Oh. Yes pa. Ilongga din po ako eh, kaya alam ko. Alam ko yung luto na yun, masarap yun. Yes, mas masarap ang sempidak. Halo. Naku, ma-i-suggest nga yan. Naku. Eh, sir, paano ba itanim itong sempidak natin? Basically, meron tayong asexual propagation at saka sexual propagation. Number one, yung pagtatanim ng seeds, tinatawag nating sexual propagation yon. Galing sa buto, tinatanim natin siya, pero kadalasan 4 to 6 years bago siya mamunga. Yung asexual propagation naman, yung grafting na way, mas mabilis magbunga yan. Nasa 3.5 o 4 years, nagbumunga na siya. Opo. Okay lang, layo lang muna tayo sa ano, camera. Putol yun dito, ayan. Opo. Yan. So, sa grafting, mas mabilis siya. Yes, mga 3.5 to 4.5, magbubunga na siya. Magbubunga na siya. So, pagkatanim po, paano yun? Ano may pinipili ba itong lupa? Anong klaseng mga kailangan natin i-prepare, i-ready para sa pagtatanim po ng sempedak? Okay. Ang tinuturo namin, kung suitable ba sa place niyo, maghanap lang kayo ng langka. Dun sa kung may langka, pwede na yun. Yes, kung maganda ang langka sa place niyo, maganda rin ang sempidak. Kasi family talaga siya ng langka. Pero generally, lahat ng prutas ayaw talaga ng bug areas. Yung medyo may tubig. Ganon. So ayaw ng mga ganon pagdating sa prutas. Wala siya pinipiling klima at saka lupa kasi may trial kami doon sa yung mga sandy loam na lupa. Sa Cotabato meron kaming trial, maganda. Sa Bukidnon, the best. Alam ko, Batangas, Laguna, pwede ito. Kaya lang, doon sa talagang metro cities,
na medyo mainit talaga at saka malapit sa mga seashore, bigyan mo lang siya ng time na maka-acclimate. Pagtanim mo, i-shade mo muna ng kahit 6 months or ipalaki mo muna sa pot, saka mo siya ilipat talaga sa lupa kung talagang mainit na mainit yung lugar ninyo. Pero, tinuturo namin, maghanap lang kayo ng langka sa place ninyo o gusto ninyong tamnan kung meron doon na maganda, maganda rin ang sempidang. Opo. Sir, saan nakakuha ng ano niyan, binhi o kaya yung mga graph na? Marami sa farm namin. Actually, meron akong parang vision ngayon. Yung Don Carlos Bukidnon, gagawin naming Sempidak Capital of the Philippines. Uy, uy, maganda yun. Parang mapapadali ang pagpunta natin kina Sir Jong. So, gano'ng kadami ang Sempidak sa inyong farm? Ayan. Sa farm ko, meron na kaming mga isa o dalawang ektarya, pero non-fruiting pa. Pero sa kaibigan ko, meron siyang 14 to 20 na puno nito. So, kami lang ang nagdo-document at kami lang ang nag-exclusive ng pagkuha doon. kasi, ang alam ko, ang Sempidak sa Thailand, merong mga 30 varieties. Oo. Marami talaga sila. Tsaka, ang hirap i-document kasi pare-pareho halos ng kulay at saka lasa, especially sa lasa. Sa kulay at saka sa kakaiba. Ngayon, dito sa amin, meron nga kaming mga 20 na puno, dinodocument namin talaga siya. So, ganun po. Ganun kadami ang Sempida. At pagdating sa bunga, ay nako, talagang very prolific magbunga kesa sa nangka. Oo. Sa isang puno, ilan po ang ano nagiging bunga natin? Yan. Kapag yung puno mo nasa 7 years old na, aabot na siya ng 50 kilograms to 100. Kapag yung mga 8 years old na to 10 years old, halimbawa doon kay Dr. Alexis, yung speaker natin sa Mangosteen, doon sa kanya last year na document niya 330 fruits sa isang puno. 300 fruits yes. Sa isang puno? Oh my. Yes. Gang grabe magbonga ang Sempidak. Pero sir, hindi naman tayo ano? Gano'n ba kalaki ang tinataas ng gano'ng kataas ang tinataas ng puno? Malaking malaki ang Sempidak pag talagang hinahayaan mo siya. Parang mas malaki pa sa marang. So, kung sinabi mo sa akin kanina na merong tama ba ako 2 ektarya na Sempidak doon sa farm mo? Yes. Ano ang spacing mo doon? Ilang puno yun? Yung isa, 8 by 8 meters. 8 meters by 8 meters. So, meron kang 156 hills in 1 hectare. Yung isa naman po, 10 by 10. So, meron ka lang 100. Oh. Tapos eh, 300 ang kayang ipabunga, no? Ang dami talaga. Na may nasipang bibigyan niya. Ito po bang Sempidak? Sa akin kasi hindi ako familiar dyan sa Sempidak. Pero ito po ba ay unti-unti na bang nakikilala sa ating bansa? O matagal na itong kilala, ako lang yung hindi nakakaalam? Ay, hindi masyadong kilala itong Sempidak. Number one, mahirap kasing mag-ship nito galing sa ibang bansa. So, ngayon, meron kaming, actually parang program ko na sa Don Carlos Bukidnon, no? Naka 50% off na yung presyo. Tapos yung mga buto, dinidistribute ko na, pati grafting, para mapabilis, mapadami. We need to consolidate this one para isahang kargada na lang kasi nga, paunti-unti, nagtatanim yung mga tao. Opo. So, ito ini-introduce pa natin? Yes po. Hindi pa masyadong kilala ito sa Philippines. Sa Mindanao nga, hindi masyadong kilala eh. So, ang ginagawa ko, nagpapa-radio advertisement ako, tapos, pinapakain ko sa farm, pinapupunta ko sila doon, tapos pinapa-vlog ko para madali siyang familiar. Mapamilya. Gustong makilala at saka gusto talagang matikman. Eh ako gusto ko matikman. Kaso alayo ko, sa susunod na lang. Eh
So sir, pwede yan na iluto at pwede din ng ano na, yung hinog na hinog na. Yes, I'd like to give you a summary. Pinipit namin itong Sempidak, especially sa reforestation. Kung may kakilala kayong mga taga DENR o yung mga nag-reforestation, I'll give you 5 good reasons why we should plant the Sempidak. Number one, food crop siya. Mm-hmm. Kahit hilaw siya, pwede mo siyang lutuin, nagugulay. Kaya food crop siya. Number two, cash crop. Kasi ang hinog, pwede, kahit yung hilaw, pwede mong ibenta, luto mo. Number two, yung hinog talagang ang sarap, mabiling, medyo mahal pa sa merkado ngayon. So, cash crop siya. Number three, pwede talaga siyang commercial. Isang ektarya, 156 hills. Ang laki na kikitain mo. At hindi siya mahal. And just recently, napatunayan namin, kasi seasonal ito eh. Dati, isang beses siya namumunga. Recently, in-apply namin yung tinuro ni Secretary Manny Piñol, yung fertigation system. Dalawang beses na siyang namumunga. Mm. Inaantay nga namin na magiging old fruiting. So that's for number three. Number four, pwede siyang commercial, pwede siyang industrial crop. Yeah. Eventually, may bansang talagang naghahanap ngayon ng substitute. Yeah, that's for industrial crop. May mga bansa ngayon na talagang nagsistart ng maghanap ng subs sa meat nila. Jackfruit and sempidak, isa sa mga tawag nito, nasa top list nila na pwedeng i-substitute ng hanggang 50% sa meat additives or substitute sa meat. Kasi very healthy siya at saka medyo mura. Number five, ito na yung pinaka-last, yung para sa mga permaculture enthusiasts, yung mga gumagawa ng, usong yan ngayon dito sa Mindanao, kahit dyan sa Luzon, yung gumagawa ng food forest. Food Aron forest. Meron kang isang ikarya, gumagawa ka ng forest mo, pero lahat yan mga pagkain. Prutas, banana, crab. Nandun na yung pagkain mo, meron kang isang ikarya. Very, very ideal ang sempidak. Kasi nga, hilaw na kakain, hinog na ibibenta, at saka may prutas ka. Opo. Yun, yung 5 reasons. Oo, magandang idea yung food forest, no? Parang nung nadinig ko yung food forest, na-enlighten ako. Oo, kasi totoo po yun, ang dami din nating nakatanim dun sa mga bundok, no? Pero hindi naman din talaga nagbibigay ng mga prutas sa atin. Although, alam naman natin na bawat puno, mayroong kanya-kanyang purpose dun. Saka, parang, kumbaga, mayroon silang kanya-kanyang role dun sa loob ng forest. Pero maganda kung hahaluan natin ng mga fruit crops katulad na itong sempedak. Lalo na dito sa amin, sa lugar namin, sir, tawag dito, madaming puno ang nawala, lalo na nauso yung mga kaingin, mga mag-uuling, yan, yun yung mga isa sa mga nag-cause sa atin ng mga pagkakalbo ng ating mga puno. So maganda kung magkakaroon tayong reforestation, isa tong sempedak sa i-consider natin na itanim. Tapos sir, may tanong ako, sabi mo kasi pwede siya ng hilaw. So ilang buwan yun? Sir, paano nyo pinipitas itong mga sempedak natin? Parehong-pareho lang talaga siya ng characteristics ng langka. Pag hinog na siya, alam mong medyo mangamoy na siya sa puno at medyo lumalambot na paunti-unti yung fruits niya. So, malalaman mo rin kasi bumabango na talaga yung area ng ng puno mo. At saka mapapansin mo, pag talagang hinog na hinog siya, nahuhulog na siya. Oo. Di ba sir, sabi mo, amoy durian. Wala ba nagre-reklamo sa'yo sa amoy ng iyong sempedak? Yung mga ayaw talaga ng durian, merong tendency na medyo ayaw nila ng sempedak.
Kasi mm-hmm. strong din talaga yung amoy nung niya. Yung amoy. Although, oh yeah, hindi ganun kalakas ng amoy talaga ng durian. Pero meron kami isang variety nga na hindi masyadong amoy durian. Yung sempijak. More on marang lang siya ng ka. So, kung magtatanim ka at medyo masela ng yung mga kapitbahay na pagtataniman mo, yung sempijak ang ina-advise natin. Yes pa. Pero so yung sempijak, sa lasa, kumpara dun sa sempedak durian, ano yung pinagkaiba? Di ba mas matamis yata yung sa durian? Mas matamis yung sempijak. Pero hindi din ganun kalayo sa sempedak. Kasi talagang matamis na matamis ang prutas na ito. Talagang matamis siya. Kung nakatikim kayo ng marang na matamis, ganun ang parang minimum na tamis niya. Yung iba nga, mas matamis pa. Hmm. May mga health benefits din po ba itong sempedak natin? Hindi ko pa siya talagang na-research. Although, may mga nababasa na kami about health benefits. Number one, mataas siya sa fiber. Yung iba, syempre, vitamins, ganon. Pero itry namin i-research yung mga exact benefits niya. Especially sa hinog. Opo. Sir, puputulin ko muna ang ating usapan, pero sa ating pagbabalik, marami pa tayong i-discuss eh. Gusto kong malaman paano mo mapapanatiling fresh ang ating mga sempedak kahit na natukuha na natin sa puno. So abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw nga ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tea gamit ang gluten rin. Kung saan ito ay maraming mga health benefits at may iba-ibang pagsin. Ayon nga sa ating interview sa Edith's Farm, nakilala sila sa pag-produce ng gluten rin. Kaya pakinggan natin si Sir Manuel. Naman limited dito sa vegetables. Meron kayong tinatawag dito na blue turnip. Ano po ito, sir? Blue turnip actually is yung flower na ang daming benefits. Health benefits na pwede natin makuha sa blueberry. Number one, boost brain health. Number two, yeah, brain, utak. Fight against cancer. Anti-inflammatory properties. Meron siyang anti-inflammatory properties. Lowers blood pressure. Improves skin health. Improves hair health. Yun! Naku, Doc! Oh, yun, Doc! Kailangan natin! Sorry, ha? Pinasa ko lang. Okay. Green tea o blue turnip? Ano gusto mo? sana nagkusina muna ako, ano? Sorry. Sige pa. Sabi nyo kasi basahin. Sige, ito. Okay. Number 7, helps in digestion. Number 8, helps regulate blood sugar level. Ngayon ay alam na natin ang kagandahan ng gluten. Kaya halika na, gumawa na tayo ng tea. At ito nga ang mga kailangan natin. Ang ating gluten, 3 to 4 leaves, ang ating honey, at ang ating pinigang dayap. Yan, halika na, simulan na natin gumawa ng tea. Unang proseso, salinan natin ng mainit na tubig ang ating baso. Lagyan natin ng mainit na tubig. Pagkatapos, ay ilagay natin ang ating gluternate na mga bulaklak. 3 to 4 leaves. Tapos, hayaan lang natin siya na mag-sit dyan ng mga almost 5 minutes. Maaari nating halu-haluin ng onte. Upang makuha niya ang kulay ng tea na ginagawa natin. Pagkatapos ay lagyan natin ng konting dayap. Pagkatapos nating malagyan ng dayap, maaaring na nating ilagay ang ating honey.
Ayan, nakikita nyo na nag-iiba na ang kanyang kulay. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating honey. Konti lang para hindi ganun katamis at sakto lang sa inyong panlasa. Pagkatapos ay halu-haluin natin at hayaan lang natin itong mag-iba pa ang kulay. Dahil mas mag-dark pa siya. At ayan na nga mga ka-agrikultura, tapos na nga po ang ating Blue Ternate. Ayan, makikita nyo na nag-iba na po ang kulay niya makalipas ang 5 minuto. Makikita nyo na nag-set na yung kulay ng Blue Ternate sa ating bibig. At nakatulong din po ang ating dayak at ang ating honey para magkaroon ng lasa ang ating tea. Kaya ayan, tikman na natin. Ay, mga ka-agrikultura, panalong-panalo po ang tea na ito. Hindi kayo magsisisi, kaya ano pang hinihintay nyo? Magtanim na rin kayo ng Blue Ternate at gumawa na rin kayo ng tea. Hindi lang ito masustansya at sigurado makakatulong pa ito sa inyong katawan. Ay, hinihintay nyo, uminom na tayo ng Blue Ternate tea. Ayan, mga ka-agrikultura. Muli, ako po si Laciana Rizon at hanggang sa muli, mga ka-agrikultura. Babalik po ang Agri Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Jong at Sempedak nga po ang ating pinag-uusapan ngayong araw. Sir, kanina tinanong ko, paano natin yung papatiling fresh galing sa pitasa ng ating mga Sempedak? Gaya ng lagi namin sinasabi, yung mga cultural practices natin sa pagpapanatili sa lifespan ng prutas na Sempedak, parang salangka rin. Number one, tinry namin na hindi siya balutin. So, sayang yung mga 20% na nasisira or nagka-crack. So, nag-i-improve kami sa aming cultural practices. Next year or next season, talagang ibabalot na namin siya individually. Parang langka. Kasi sayang nga yung production. Pag-harvest mo, mas maganda, hindi talaga siya ihulog. Hindi siya ikulog. So yes, wag ihulog. So, paano namin ginagawa? So, meron kaming mataas na sungkit na merong ano sa ilalim. Merong pwedeng may net, pero sa amin, may yung parang kutsilyo na matulis. Tapos, ayan, parang ganon. Tapos, nagpe-prepare kami ng ano yung basket ba yun sa... Apo, sa, basket. Yung sa amin, yung parang kinatawag naming bukag. Parang yung bamboo na malaki, na parang bamboo basket. Tapos nilalagyan namin siya ng grass or kugon. Tapos pagkapitas, sinushoot namin doon. Nilalaglag lang siya, pero hindi siya directly to land. So hindi siya masisira. Opo. Yes, kaya mag yun. Tapos, number two, iniiwasan namin na maraming dagta-dagta kasi napansin namin, yun yung minsan nagkakos ng napapabilis yung pagkalanta. So, nilalagay siya sa room temperature, nahihinog siya ng mga 3 o 4 na araw. So, pwede talaga siyang iship to Manila. Oo. That's for fresh fruit. Opo. Second, we try to preserve or to expand the fruit shelf life through yung paghimay. So hinihimay namin siya at nilalagay namin siya dito sa parang tub. Mukha nga siya langka. Langka talaga naman, pero yung lasa niya mix na. Oo. Sa lasa sure po kasi nagtatalo. Ang texture niya parang marang. So mamaya, mag-try talaga ako mag-open para makita niya. So number 3, next season, itry namin i-dry. Kasi may mga dried langka naman. So it's very possible for Sempedak also to dry. Nag-dry kayo mga byproduct? So far, kasi sabi mo matamis. Pwedeng.
Masarap na siyang i-substitute sa mango eh. Sa mango float. Hmm? Gawin mo siyang pidak float. Nako, ang talagang very creamy siya. Mm, ang sarap. Hindi mo lang siya pinagdamihan kasi ano bang tawag doon? Yung parang maninilaw siya gaya ng ordinary ng kapag parang yung oxygenation process, parang ganun. Mm-hmm. So, na-try namin, i-blender mo lang siya ng konti, ihalo mo na yung cream. Nako, talaga. Tapos, medyo chill siya. Ay, nako, talagang sobrang sarap. May nagpunta na rito, wine is very possible for Sempidak. Oh. At saka ice cream, sure ako. Ice cream, oo. Dahil sa tamis niya, saka yung texture. Yes. Marami rin kaya may paborito ng ano lang ka flavor ng ice cream. 'Di ba? Sa Sempidak eh pwedeng-pwede. Si Sempidak pag talagang hinalo mo sa ice cream, yung vanilla nga eh, nagkuha lang kami ng vanilla tapos hinalo namin yung Sempidak. Talagang inuubo ka na, kumakain ka pa eh. So may ano ba? Ang Sempidak ba parang kasi merong durian, 'di ba? Ang durian dapat hindi, marami tayong consider pag kumakain tayo ng durian eh. Di ba? Bawal tayong uminom ng soft drinks kasi merong ano, may sulfur kasi ang durian. Ang kaibahan nito sa durian, meron talaga siyang parang property talaga ng durian na nakakapag-init din ng katawan. Mm-mm. Ako na-experience talaga siya kasi hypertensive din po ako. Talagang pag kumakain ka nito ng maramihan, talagang nakakapag-init talaga siya ng katawan. So, ganun din, gaya ng aming advice sa durian, kapag talagang buwelong-buwelo yung pagkain mo nito, wag lang malamig na tubig o yung soft drinks. Kasi immediate din yung, nakakadagdag yung sugar from soft drinks na immediately ma-absorb ng katawan. At talagang sobrang tamis din niya. Sa tingin ko mabilis i-absorb ng katawan yung sugar na galing sa prutas. Opo. So lahat ng sobra ay masama. 'Yan ang tatandaan natin. Sir, sabi mo hindi pa ito kilala sa atin. So at ang ginagawa mo parang ikaw mismo nagpo-promote ng prutas eh. Yes po. Sir, paano mo naman ito binibenta? Ang pagbibenta namin sa farm ngayon, gaya ng sabi ko, pwede silang pumunta sa farm, kumain lang sila ng Sempidak, pero yung buto, iniiwan. Locally, may mga kaibigan kaming pumupunta at pinapablog ko para ma-promote nga siya. Kasi ngayong vision ko, to make Don Carlos Bukidnon as the Sempidak capital of the Philippines. So, beyond that, talagang nakakatulong siyang mag-recover pa unti-unti yung environment natin. At the same time, nandun kasi yung income. So, while you are planting this fruit, nakakatulong tayo sa reforestation. And at the same time, kumikita ka. Yung Sempidak naman, hindi talaga siya basta-bastang kita. Eh. Mas malaki ang kita mo pagdating sa by hectare compared sa sugarcane, sa mais, sa sa palay. Opo. Ibig sabihin ba nito, sir, ikaw ay kumikita ka na dito sa ating prutas? Yes. Ano? So, ito ay doon lang sa farm mo. I mean, yung mga dumadayo lang doon kumakain ng prutas o meron ka nang binibenta ang iba? Nilalabas mo na siya? Sa fruits, nagbibenta ako paunti-unti. Doon sa mga nursery operators, para nakaka-start din silang magtanim. Pero yung fruits kasi kulang na kulang eh. Kulang na kulang talaga. Yung iba nga, talagang very eager eh. Ang layo-layo, yung from Cagayan de Oro, pumupunta ng Bukidnon, 4 hours yun. Basta lang makatikim ng Sempidak. So basically, kapag nagtanim ka nito, nauna ka nito magtanim sa Luzon, nauna ka nito magtanim sa farm mo, kikita ka number one sa seedlings. Number two sa fruits. Mm-mm. You could imagine, in one tree,
gaya ng aming na-document, kayang-kaya yung 100 kilograms per tree. So 150 hills times 100 kilograms, laki na kita. Tapos 100 per kilo. Sa isang puno, kaya niyang bigyan ka ng 4,000 pesos. Isang puno. Oh. Sir, yung hawak mo, ilang kilo yan? This is 1.5 kilograms. Average 1.5. May mga varieties na mas malaki. Aabot naman ng 2.8 kilograms. Right now, ilan ang varieties na meron sa farm mo? Meron kaming na-document na pito. Pero yung yes, yung minamarket namin, yung pinakamasarap na tatlo. Tapos yung ibang buto, galing doon sa hindi masyadong... actually, matamis din naman. Pero compared sa tatlong superior na variety namin, yung mga buto, dinudugtungan na lang namin ng Scion at yun yung ginagamit namin pang-grafted, rootstock. Mm-hmm. Sir, may mga peste din ba na tumatama dito sa ating mga sempedak? Saka, kalaban nyo ba yung ibon dito? Gaya ng ibang prutas, talagang meron yan. So, number one, yung firefly. Yung gaya sa nang alitap-tap. Alitap-tap, pwede kung may mga alitap-tap sa inyo. Yes, yung sanangka. Gaya ng basic na mga pest sanangka, ganun din sa sempedak. Sa ibon, hindi masyado, unlike dun sa lychee. Kasi medyo matigas-tigas ng konti siya. Hirap sila dyan. Hirap sila nito. At saka, kapag medyo hilaw pa kasi, may dagta siya. Parang nang kare. Pero pag hinog na siya, wala naman. Opo. So ano-ano pa ang ibang putahe na pwede nating gamitan ng ating mga sempedak? Sa hilaw, syempre, number one, ginataan. Ginataan. Longgo, syempre yung mga nilaga. sa Ilonggo pa rin, humba na hilaw ng sempedak. And by the way, yung buto niya, mas masarap pa sa buto ng kamansi. Yung breadfruit na seeded, di ba may nabibili ka, breadfruit, di ba nilalaga yung buto, pati yung... Opo. Ito'y pwede ding ilaga yung buto. Yes, mas masarap pa. Kaya lang, syempre, nursery operator ako, nabibenta mo naman ng 100 pesos per seed. Oo. Huwag na inuto. Ikaw na, ipunla na. Oo, diretso punla. Pero, ako na masarap nga po yung mga buto. Oo. Pero langka yun na luto. Sa hinog, na-mention ko na kanina, fresh, talagang masarap na sarap. Dry pwede. Ikendi. Jam, ikendi, pastillas. Opo. Lahat ng pastillas flavor yung masarap. Yes. Lahat na ng mga products na pwede sa fruits, pwede rin ito. Sa hinog naman, gaya ng nabanggit ko, pwede talaga siyang fresh. Number one. Pwedeng dried. Ice cream, pastillas, jam, at gaya ng ibang prutas na pwede sa ibang fruits, mas maraming pwede sa sempedak. May nakausap kami kahapon, actually may mga bisita ako, nagagawa ng mga wine na galing sa grapes at saka ibang prutas. Meron kaming project, gagawa kami ng sempedak wine. Sir, bago tayo magtapos, ano yung mga encouragement nyo dun sa mga gusto mag-try? Saka, pwede ba akong bumili niyan galing Luzon? Galing niya papunta ng Luzon? Pwede naming pinakamabilis na magbenta sa inyo yung seeds ko. Available ito from March 1 hanggang mga... Meron siguro kaming seeds hanggang March 20 to 21. Ganun. 3 weeks. Kasi harvest season namin ngayon. Yung fruits, pwede naman, pero pwedeng i-ship naman. Pero hindi natin alam kung
Actually, last year nakapag-ship kami, konti lang. Yung iba pagdating, medyo nagsa-start na siyang nabubulok. Pero last year yun, kasi violent lahat ng courier last year eh. So, sa aeroplano, pwede namang i-direct ito. Well, ilang oras lang naman eh. Pag direct flights. Pwede. Ini-encourage ko yung mga magsasakang pwedeng mag-alternative income sa fruits. Kasi sa fruits talaga ngayon, talaga malaki ang kita mo eh. Sa isang ektarya, gaya nga ng nakausap no na ibang speaker, sina Dr. Alexis at yung iba, isang ektarya, 250,000 pesos per year. Average na yon. Yung iba, lumalampas. Especially doon sa mga very high value crop, gaya ng sempidak, yung mga rare na durian, yung mga magagandang klaseng mangosteen. So, pag nagtanim ka nito, ang advantage lang sa sempidak, medyo mura-mura naman yung pananim mo. Nasa 250 pesos lang per seedling yung bigay namin. Pero kung kuha ka ng seed, nasa 50 pesos lang isa eh. Minsan dinadagdagan pa namin para pangpalit doon sa mga namamatay kasi nga So wala kayong lugi sa pagtanim ng sempidak talaga. So na-mention na namin kanina, 8x8 lang yung pinaka minimum natin. So meron kayong at least 150 to 200 hails per hectare. So magkano lang yan? Mga 40,000 pesos to 50,000 pesos. Pwede ka na mag-start ng isang hektaryang sempidak. After 4 years, nakaka-income ka na ng mga, siguro sa 4 years, sa mga 150,000. Bawi mo na. Fifth year, mas malaki na yung harvest mo, mas madami. Ang kagandahan sa fruits kasi, isang beses ka lang magtanim. Lifetime na yon, 60 years, 70 years. And yung principles kasi ng pagpuprutas, the older the tree, the higher the yields. Pag tumatanda ka, ha, mas lumataas yung income mo. Kasi magiging mas mataas na yung maintenance natin eh. So, pang preparation talaga sa yung retirement. Opo. Saka ang maganda dito, pwede itong ipamana dun sa mga susunod na generation eh. Sa mga mga anak mo, magiging apo mo, sila yung pwede magtuloy-tuloy na to. So isang taniman ka lang, pero yung buong angkan mo pwedeng makinabang. Oh yes po, talagang sa farm namin, ang saya-saya ng kainan pag talagang harvest. So, gaya ng sinabi ko, the older the fruit tree, the higher the yields. Tapos yung lupa mo pa, tumataas din yung value. So, ganun ang sa prutas. Magpasensya ka lang ng 3 taon hanggang 5 taon, ayun na, pwede ka nang pahinga-pahinga na. Opo. Thank you, Sir Jong. Ako, nakakatuwa itong sempedak. First time ko eh. Nakakita niyan. Sige, magbukas tayo para makita niyo yes, kung paano. Yes po, sige nga, sir. Ano ba itsura? So, ito, langka talaga siya yung itsura. Ang pagbukas mo lang, sa langka kasi talagang slice mo siya hanggang... Sa sempedak, mag-slice ka lang ng hanggang sa skin lang niya. Basta guide mo lang na, ano ba, ganyan. Ay, pang hindi guide mo, makapal yung kanyang balat, no? Oh, hindi makapal yung balat. Manipis lang. So, pang guide mo lang siya, parang ganon. Tapos, bubuksan mo na siya na parang marang. So, slice ko lang siya ng, maayos para magandang tignan. So, ganyan lang. Slice mo lang yung parang guide mo lang siya. Yung parang sa durian, guide na pagbukas mo lang. Ayan. So, pagbukas mo nito, start ka lang dito sa dulo. Ayan. Yan o. Ayan. Binunot ko lang siya. So, ganito ko na lang.
Yan o. Bunutin mo lang siya. Ayan. Ay, sarap. So, talaga siya. Ito yung pinakamagandang part. Sir, ano yung kulay puti? Kulay puti siya. Ito yung light beige namin. Actually, beige siya dito sa... Oo. Actual. May konting dilaw siya na parang beige. So, off-white siya. So, ganito lang oh. Binubunot lang siya. Ito yung parang magiging... Sasama na lahat yung mga buto. Ay, sure. Iba na yun yan. Pero kadalasan... Ayan. Baka daling... So, parang marang lang talaga siya. Sir, pakihagis nga po dito. Yung mga natira, maliban dyan sa buto, pwede mo pang makain yan? Yung mga nandyan sa balat? Yes po. Yes po. Gaya ng aming mga auntie na malalayong relative namin, pag pumupunta sila dito, yung mga, yung parang... Oo, yan. Talagang tinitira nila eh. Tinitira nila eh. Pero sa amin, ah, marami naman eh. Dito ka na. Nako, napakasarap. Sir Jung, thank you ulit. Thank you very much. I'd like to take this opportunity to call doon sa mga, yung mga nasa government at saka private sector na mga permaculture enthusiast at sa mga nasa in charge talaga ng mga reforestation natin, DENR, DA, please consider yung padak natin sa Palawan o yung sempidak natin. Kasi nga, nagre-reforestation ka na, sure talaga yung income mo. Ang problema kasi sa reforestation natin, tanim lang tayo. Sabi nga na Sec Manny Piñol, na nakalimutan yung income side. Sorry sa pag-mention ha. siya kasi talagang isa talaga siya sa nagpo-promote ng reforestation dito. So, pinopromote ko rin ito personally, yung SEMPIDAC. Number one, income talaga siya. Number two, nakakatulong siya para maibalik man lang natin paunti-unti yung greening of the Philippines and greening ng environment natin. So, thank you very much. Seeds available sa farm namin. Hanggang March katapusan, pwede kaming mag-send sa inyo ng seeds. Naka 50% off na siya para sa advocacy namin. So, thank you very much for the time. Maraming salamat po. Thank you, Sir Jung. God bless you po. At sa ating mga kasamahan sa agrikultura, isang kaalaman na naman po ang ating natutunan mula po kay Sir Jung. Ang SEMPIDAC nga ay maliit na version ng langka na may lasa at amoy ng durian, minsan ay may marang. Kaya na ano pa ang hinihintay nyo, tara na at tikman at magtanim na din ang SEMPIDAC. Maraming salamat po ulit, Sir Jung. At sa ating mga kababayan, ito ang Agriya Kudyan.